At nandito po muli ang inyong lingkod, Vince Palos Nugid, para magbigay ng mga giya ngayon araw ng Webes, May 20, 2021, para sa pitong karerang hinanda ng Santa Ana Park. Bali, unang pakarera ng Santa Ana Park to pagkatapos na mag-resume yung karera. So, konti yung tatakbo pero sana matapat kasi may mga nakita akong dehado. Tapos konting dagdag din dahil yung lineup ngayon medyo manipis pero maraming pwedeng manalo. Kaya pwede tayo makasilat sa mga winner take all bets natin. So good luck po, simulan na po natin. May mga OTB na, sana sa lugar nyo open yung OTB kasi ilan lang din naman yung OTB ng Santa Ana. So para makataya po tayo ng take all, good luck. At simulan na po natin sa race number 1 kung saan gaganapin yung winner take all event. 1300 meters yung karera, 4:30 magsisimula. So pampremera ko po dito, medyo dehado pa. Numero 1, Captain Sully. Last run niya, tumakbo kalaban sila Bullet Troop. Talagang malakas naman yon kila Botais and Charms. Pang-apat po siya dumating. So, tingin ko mabigat yung nilabanan kila Bullet Troop. So, talagang inaasahan ko na maganda yung ipapakita ni Captain Sully dito sa laban na to. Magandang pandehado po ito dahil yung 4 na second choice ko ang inaasahan kong mayayamado sa bentahan. Ito nga pong si Top Romance, yung huling run niya kila Brillo, pero vicious lang po yon. So talagang may diferensya sa aparato to, medyo nagpapaiwan po. Baka sakali na magloko na naman po. Lamang po siya sa preba pero dikit din naman si Captain Sully. Yun nga lang, talagang medyo namamartida. So pag pinartida niya itong si Captain Sully, alanganin na po siya. So good luck po, 1-4 po ako para sa unang karera. At nandito na po tayo sa race number 2 kung saan gaganapin yung Pick 6 event. Dito po kukuhanin ko yung unang best long shot ko, Numero 1, Pagbabago. Wala siya sa KT, walang star, pero tingin ko bebenta rin po ito, 4th choice o 3rd choice to. So sana mga ganun lang yung benta niya para naman hindi magbago yung desisyon. Kasi tingin ko nakasilip ng laban to. Tinatalo niya na sa first 2-1 itong mga kalaban niya dito. Si Put a Tiger on Your Tank na lang yung medyo nakikita kong matibay-tibay. So dahil dehado siya, kukuhanin ko siya bilang best long shot. Kukuha ko ng panigundo yung binabanggit ko nga, Numero 5, Put a Tiger in Your Tank. Si Espare yung sasakay. Ito dinadayo rin to ng Malbar kung di ako nagkakamali. Pero dito talaga tumatakbo to, 1300 meters yung karera. Tingin ko magandang laban sa pagitan ni Put a Tiger in Your Tank at Pagbabago. Yung gusto nyo mag-forka, siguro magbabaliktaran na lang din po ako dito. Good luck po. At nandito na po tayo sa race number 3. Pagsisimula naman po ng Pick 5 event. Dito kukuhanin ko bilang best tip yung Numero 3, Great Britain. Favorite ko pa yung inete, AM Buepete. Tingin ko magaling magdala ng dibanderang kabayo to sa Buepete at saka disunod. So kung meron magpupumilit umuna dito, nandito si Wannabe at saka si Big Hawk. Pero tingin ko iba rin yung tuling ni Great Britain. Pero minsan naman sinasabay lang to. So kahit anong diskarte niya, tingin ko kayang-kaya naman i-maintain ni Buepete. Tapos 1300 meters yung karera. Kalaban na rin niya yung Numero 2, Bulletproof. Bulletproof. O yan, kung ano man ano yan. Are Madonna yung sasakay, Buenas na Inete. Derimating kabayo, medyo napabor yung 1300 meters na karera. At saka kung may mangyayaring habulan o hagaran sa unahan. So tingin ko 2 horse race to sa pagitan ni Bulletproof at Great Britain. So best tip ko nga, Great Britain. Kung gusto nyong kampihan yung best tip ko, kayo na po bahala. Pero sigurado ilalaban naman yung pera nyo ng Tambalang Great Britain at Jackie AM Buepete. Good luck. At nandito na po tayo sa race number 4. Pagsisimula ng Pick 4 event. Bali yung exotic natin, tigi-tigisa lang kasi pitong karera nga lang naman po. So ayun nga po, susuluhin ko po dito yung Numero 2,
Minotaur. Class rating based handicapping class 5 pinakamababang grupo. So dito talaga ako kay Minotaur, sobrang baba na po nito. Tingin ko maraming matulin, iaabang lang to, hindi naman siguro matatraffic. Pag ginalawan po to ni JM Estorque, tuloy-tuloy na po to. Yung preba niya lamang na lamang, yung distansya 1300 meters. So grupong bulok, pero tingin ko yung Minotaur talaga panolong panolo. Siya po yung pipiliin kong panolo sa lahat ng karera na tumakbo. Talagang lamang eh, hindi matatraffic, lamang sa preba, 1300 meters, bagong baba sa pinakadulong grupo. So tingin ko talaga lamang na lamang o patok yung numero 2 Minotaur. So good luck po sa atin, sana kapitan po tayo ng Buenas dito sa solo natin. At nandito na po tayo sa race number 5, 3-year-old above maiden race, 1300 meters na naman po yung karera. Medyo magulong karera din po to dahil may mga pwedeng bumulaga. So pili tayo ng dalawa. Yung numero 2, Chase the Gold, Dan Camanyero yung sasakay. Tingin ko ito po yung pinakaangat talaga sa mga maglalaban. So matuling kabayo rin po to, baka ito na yung mauna dito. Dan Camanyero, pwede rin isabay kung may magpupumilit. Talagang angat po sa akin yung Chase the Gold. Yung couple entry niya parang hindi pa ganun kagaling eh. So talagang siya lang yung magdadala dito sa numero 2. Tapos panigundo ko yung dalawang 4, Temple Key at Prediction. So nakikita ko po yan, parehong pwedeng makasilat dito sa numero 2. Parehong may panalo. Last run nila yung dito kaila Aida's Pet nga. Ayun, si Chase the Gold yung nanalo, pero isang dibandera si Temple, ano, Temple Key. Ayan, diremate pa si Temple Key, si Prediction yung ipangahabol kay Chase the Gold. So magandang diskarte po yan para sa connection. Good luck. At lipat na po tayo sa race number 6. Condition race 24, magulong karera, halos lahat may panalo. So nakakita ako ng best long shot dito, yung pangalawa. Wala sa Katie, walang star, pero tingin ko angat eh, kasi tinatalo nyo na tong grupo na to, baka nga hindi nga po madihado to dito. Pero hopefully sana madihado pa rin para naman po mas maingganyo yung connection na ilaban. Numero 3, Yaba Daba Do. Paring Jan Erickson Abilino yung may-ari. So tingin ko talaga angat to dito. Diremating kabayo, pabor na pabor, ang daming matulin, ang daming pwede maghagaran. Hindi naman siguro matatraffic, may isang bigla po ito eh. So baka paghagaran ng mga ano, bandang rektahan, kunin na po nito yung harapan. So talagang kursonada ko po talaga numero 3, Yaba Daba Do. Panigundo ko numero 1, Pollock Island. Last run nito, kalaban sila Herloom, na segundo po siya. So nilaban na nabitin dito kay Herloom, kasi malakas nga naman yung Herloom. Dehado siya doon, no? So baka nakakita na ng ano, magandang timing yung connection para ilaban ngayon. Tapos third choice ko numero 6, Olympic Gold. Pwedeng matulin din to eh kay Pilia, tapos siya na, tapos pwede niyang biglain. Malaki rin po yung panalo ni Olympic Gold, mababa na po to kasi pinakadulong grupo yata ng condition race to, hindi ako nagkakamali. So 3-1-6 po ako para sa race number 6. At finally, nandito na tayo sa pinakahuling karera. Pampremera ko po dito numero 5, Batang Madrid. Maganda na po yung tinatakbo nito. Nasilat lang ni Batang Bangkal na metahan sa balya. So talagang impresibo yung tinakbo ni Batang Madrid nung araw na yun. Talagang minalas lang. So tingin ko ngayon pwedeng makaraos. Panigundo ko isang matuling kabayo rin, pwedeng bumigla, pwedeng iuna, pero sigurado disabay ito. Yung numero 8, Honey Wears My Pants, ang baba na po nito sa
class 11 to 15. So ewan ko kung paano na ibaba to. Talagang nung ko pa inaasahan tong kabayan to eh. Tapos kuha ako ng third choice, yung pwedeng makinabang sa lutsahan. Kasi daming matulin eh, Musikera, AJ Smile, tapos yung dalawang pili ko. So kuha ako ng Dremate, ito matibay na Dremate to, lalo na paglabas, baba na rin sa laban. Numero 6, Feathers. So good luck po, sana po makasilat tayo ng winner take all. Happy racing po.